Capricorn, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayon. So, keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ating private readings ng ating Evil Eye Amulet at ng ating Tiara's Bracelet. Meron din po tayong in-offer na honeymoon spell, cord cutting, at past life reading. If interested po kayo, message na lang po kayo sa ating Facebook page, Tarot Intentions by Alian Reyes. And if naka-deactivate naman po kayo, message na lang po kayo or mag-email na lang po kayo. Ayan, para ma-replyan ko po kayo. So kung hindi po kayo maka-resonate dito sa ating sun sign, sa sun sign po ninyo, pwede nyong panoorin yung inyong moon, rising, and Venus sign. So cleanse muna natin yung space, yung cards, okay, yung energy mo, Capricorn, lalo na yung mga naanuhan dyan, na pasahan ng mga negativities. Ayan, kine-cleanse na po natin yan, nililift na natin yan kay Universe. Tignan na po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Okay, this is timeless, so kung kailan nyo po ito mapanood, pwede pa rin po kayong makaresonate. Okay, tignan po natin, kamusta yung energy mo, Capricorn? Spirit guide, energy po ni Capricorn. So we have here 4 of Wands. So marami sa inyo, you like to spend time with your family. Ayan, pwede po na mas pina-prioritize nyo talaga yung family ninyo, yung company po ninyo. I mean, some of you, wala naman kayong company. Pero alam mo yon, yung mga tao talagang mahalaga po sa inyo. Yun yung pinagtutunan nyo ng pansin, you spend time with them. Ayan. And also yung mga tao din talaga na tinuturing kang pamilya. So, marami sa inyo, family-oriented kayo, Capricorn. Tignan po natin saan ka ba dapat maging aware. We have 7 of Wands. Maging aware ka sa mga ino-offer din sa'yo kasi pwedeng ito ay mga opportunities din. Pero dahil yung iba sa inyo, pwedeng sarado na yung isipan ninyo or pwedeng hectic yung schedule ninyo. Kaya, no ka agad yung sagot po ninyo. So, tignan ninyo, maging aware kayo kasi baka mamaya big opportunity pala yun na napapalampas po ninyo. Okay, 7 of Wands nga. So, yun, baka nga may mga bagay na lumalapit na sa'yo tapos ikaw yung tumatanggi. So, try mong i-consider yung mga bagay na yun. So, be aware sa mga opportunities na lumalapit sa'yo. Saan ka dapat mag-focus? We have the Hierophant sa spirituality mo, your connection with your higher self, your connection with the universe, with the infinite. Ayan, yung relationship mo. Or could be yung faith mo. Ayan po. So, dapat mag-focus ka rin doon kasi yung iba po sa inyo, pag masyado kayong nagiging busy sa isang bagay, pwedeng nakakalimutan nyo na po na mag-pray, nakakalimutan nyo na, you know, madami kayong nakakalimutan. Yung iba, pwedeng minsan nandoon yung, di ba, parang pag naaabot nyo na yung mga pangarap ninyo, medyo nakakalimot. Okay? Hindi lahat sa inyo, but some of you. Tignan natin. Okay? Ano pa? Ano yung dapat mong gawin? We have 10 of Cups. So, enjoy every moment na you spend with your family. Ayan po, 10 of Cups. Maging happy ka. Okay, 10 of Cups. Enjoy every moment. Dapat mong gawin na ine-enjoy mo. Kasi meron ako nafe-feel dito, yung iba po sa inyo, natatakot kayo na maging sobrang happy kasi feeling po ninyo may kapalit yun na hindi naman masyadong maganda. Kaya minsan, ayun, nabablock yung energy. Hindi nyo na enjoy talaga yung moment. So, tignan natin ano ba yung hindi mo dapat gawin. We have the Emperor, maging palautos, maging maghari-harian, magreina-reinahan. Ayan. Siguro nga kasi nga yung iba sa inyo pwedeng madaming masyadong blessings na dumarating sa life ninyo. Diba, madami kayong mga na-achieve na goal. So yung iba pwedeng yumayabang. Kaya dapat yung ano, we should always, you know, yung ating, ano yun? Yung, we should be humble, ganun.
always keep your feet off the ground. Opportunities, Spirit Guide. We have a blessing for healing of injury or illness. Okay, meron pa ako napipick up dito. Yung iba, pwedeng yan yung nafe-feel nila towards you, na yung mayabang ka na, Capricorn. Kasi may mga bagay ka na hindi sinishare sa kanila. You know your limits na kasi. And hindi mo kailangang magpaliwanag sa bagay na yan. A blessing on your family. So, pwedeng ikaw po ito, pwedeng makaka-recover ka na kung nagkaroon ka ng sakit, or any of your family member, kung sino man po yung nagkasakit dito. Kung hindi yan nagkasakit, pwede po na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ng tampuhan. So, tignan natin. Okay, what will feed your soul? We have the Fool. Kapag nagagawa mo yung mga gusto mo, pag nakapag-adventure ka, ayan po. Nakaka-feed talaga yon ng soul mo. Mas sumasaya ka. The Fool. We also have Queen of Swords. And also, okay, so nage-enjoy ka dito, pero kasi nakikita ko sa'yo, tansyado mo yung mga kilos mo, Capricorn. Ayan, so, pag nagagawa mo yung gusto mo, na, alam mo yun, sumasakto talaga, yung mga, hindi naman yan hinala, yung mga plinano mo. Ayan. Oo. That feed your soul. What will bring you joy? Ace of Coins. Kapag nakikita mo na nag-grow yung mga bagay na pinagtutunan mo ng pansin, totoo naman talaga yan. Hindi lang naman yan kay Capricorn. We have the Hermit. Pero ayun, kapag ano ka, actually yung iba sa inyo, kapag mag-isa kayo, tapos na nagagawa nyo, na-accomplish nyo talaga yung mga trabaho ninyo, yung mga dapat ninyong gawin, mas sumasaya po talaga kayo. Mas gusto mo yun, yung mag-isa ka lang. Siguro para walang sisihan na mangyayari. Sa family, we have Knight of Wands. So, ang family mo dito, hindi ko alam kung may nagsusugal sa family mo. We have Six of Coins. Or meron dito sobrang bait sa family members mo. As in, parang medyo naano na siya ng mga tao. Alam mo yung parang naluloko na ng mga tao. So, itong isa sa family members mo, hindi niya alam kung ano yung kanyang limitations. Parang kayo yung nag-aaway ng taong to, ng family member mo na to, kasi sobrang bait niya sa ibang tao. Siguro, pagsabihan mo siya or ipaintindi mo sa kanya. Tingnan natin sa friends naman, we have Queen of Wands. Tapos, we also have Queen of Coins. Okay, so marami kang mga matatagumpay na mga kaibigan. Ayan po, oh. Pwedeng merong niluluto talaga, no? Merong pagkikita dito. Some of you, pwede nga magkikita-kita kayo sa ibang bansa, sa ibang lugar. And yung iba naman po sa inyo, pwedeng medyo matagal na kayo hindi nagkikita-kita ng mga friends mo. Alam mo, yun, pag nagkita-kita kayo is mga successful na po kayo. Oo, may kanya-kanya na kayong mga, alam mo, yung success naman, hindi lang naman yan regarding sa pera. As long as masaya po kayo sa ginagawa po ninyo, as long as nagagawa ninyo yung gusto ninyo, pwedeng success na yun, di ba, para sa inyo, Capricorn. So, ganun, may mga kaibigan ka na pwedeng successful sila in terms of finances, in terms of love life, sa family, or sa sarili mismo nila, happy sila kahit single. Ayun, makikita-kita kayo dito na, alam mo yun, may mga kanya-kanya kayong kwento. Check po natin pagdating naman sa love life naman po. Sa mga single natin dito, we have the Tower. So, merong tayo dito, pwedeng parang ngayon pa lang kayo naging single. Pwedeng kakahiwalay lang, ayan po. Tapos, meron naman dito, pwedeng bigla na lang kayo magkakaroon ng relationship. So, mag-ingat po yung iba sa inyo ha, at baka mapikot po kayo. Yan, sa mga single natin dito. Check natin. Sa mga in a relationship po, we have the Devil. So, medyo negative yung energy pagdating dito sa inyong relationship. So, pwedeng medyo may toxic na dito. Six of Wands. Pero pinaglalaban nyo pa rin yung relationship. Ayan po. Medyo toxic yung relationship. Pwedeng meron dito nasa isang third party relationship. Sa mga married naman, we have Justice. So, meron nga dito pwedeng kakahiwalay lang. Ayan. Five of Swords. Merong nagkakaturuan dito. Parang nagsisisihan pagdating sa mga mag-asawa. So, medyo hindi maganda yung nangyayari pagdating sa inyong family life, sa inyong married life.
Oo, pwedeng may nagloko kasi. Tapos nahuli. Yan, 4 of coins. Pero meron naman dito, hindi susuko. Alam mo yung parang patatawarin pa kahit na nagkamali na. Bibigyan pa ng second chance. So, make sure na worth it yung ibibigay po ninyo na second chance towards your person. Sa kaperahan naman, we have King of Wands. Ayan, sa kaperahan. Yung kaperahan naman po ninyo, basta uma-action daw po kayo dito, hindi daw po kayo mawawalan. Totoo naman yun, pag madiskarte kayo, pag masipag kayo, hindi kayo mauubusan, hindi kayo mawawalan. At mga tamang tao yung paparating pagdating sa finances mo, mga tamang tao makakatulong sa'yo. At pwedeng yung mga makakarelasyon mo, okay, or kung ano man tong relationship na ito, what kind of relationship it is, Capricorn is makakatulong po sa'yo at makapagbigay sa'yo ng good amount of money. Some of you naman, pwedeng meron dito nag-iipon kasi pwedeng manganganak na. Ayan po. So, pwedeng yun. Dito mauubos. Hindi man mauubos, pero dito yung malaking contribution, malaking parte ng inyong kaperahan. Ayan. Pagdating sa marriage, pwedeng relationship, pagdating din sa pagbuo ng pamilya, sa pagdating ng isang baby. Sa business naman, sa mga gustong mag-start, we have Page of Swords. Okay, mag-start na daw po kayo, sabi ni Universe. Ayan o. Grab nyo na yung magandang opportunity para sa inyo, Capricorn. Para naman po sa mga my current business. So, yun nga, pumapalya yung bosses natin. We have naman 9 of Cups. 9 of Cups pagdating yan sa business. We have King of Cups. Pagdating ba to sa business? Oh, para sa mga may current business pala to. Ayan. Happy naman po kayo. And actually, maraming nababaitan sa inyo, Capricorn. So, mas dadami pa po yung suki po ninyo. Sa mga nagbabalak naman na, ano ba, bitawan na ba, nalulugi yung business. Ayan, dapat mo na ba siyang bitawan? We have 6 of Swords. Some of you, need nyo na po mag-move forward from this. Yes. Need nyo na mag-move forward from this business. Alam nyo po kasi ang nangyayari. Parang ninanakawan na lang kayo ng business nyo na to. Ibig sabihin, hindi na siya talaga mag-grow. Ganon. Kahit ilaban nyo pa siya. Pwedeng hindi to yung business talaga na para sa inyo. Tignan natin. Or pwede rin naman, baka kailangan nyo magbalasa ng mga tao. Ibig sabihin, baka ninyo na magtanggal ng tao at kayo na lang muna yung mag-focus dito sa business ninyo. Kasi pwedeng may nagnanakaw sa'yo dito. Check natin pagdating naman sa mga nag-a-apply ng work. We have 4 of Swords. Okay, so medyo natatakot yung iba sa inyo. Ace of Cups. Okay, could be 1 month from now. Kung kailan nyo pinanood yung video natin na to, pwede po kayong makahanap na ng trabaho or ma-hired na po kayo. Sa current, mga may current job naman po, we have Page of Coins and we have The Hanged Man. So marami dito parang nagtitiis na lang po kayo. Ayan, parang feeling mo kasi wala ka namang ibang mapupuntahan na trabaho, kaya tiyaga-tiyaga na lang. So puyatan yung work ng karamihan po sa inyo. We have the Chariot naman pagdating sa mga nagbabalak mag-resign. So, ayan, napag-desisyonan nyo na yan. I-go nyo na daw yan, sabi ni Universe. 8 of Wands. Mas maganda pa po yung mapupuntahan po ninyo na mga bagong, parang bagong trabaho, ganun. So, natingnan ba natin yung ano mo, yung blessings mo, no, para sa'yo? Nakuha ba natin yun? Wala kasi akong naaalala na nagpunta tayo doon sa ano mo. Ayun, meron naman pala, sa family pala. So, ayan lang po kung gusto nyo pong i-claim yung positive energies para dito sa ating reading. I-type nyo lamang po ito.